Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Sino ang hindi nakakilala sa online seller at viral na si Jeline Dablo? Si Jeline Dablo ay isang online seller na maliban sa magandang babae na siya ay naging matagumpay sa larangan ng pangnegosyuhan sa social media. Nakapagpundar ng sasakyan, bahay at nagkaroon ng pira dahil lamang sa pagninegosyo. Pero ito rin ang nagdala sa kanya patungo sa isang pangyayari na hindi inaasahan. Hindi kinaya ng kanyang katawan ang puyat, stress at ang mga kinakain niya na tila ay ino-order na lang. Umadali ang mga pagkain. Para po mas higit nating maunawaan, panoorin natin ang video ni Jeline noong panahon na siya ay mayroon ng karamdaman. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ito, panoorin natin. Kagigising ko lang po. Yun po. Share ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ko noon. Nung malakas pa ako. Nung nagninegosyo pa ako. Yung sobrang busy. Grabe ka busy, sa sobrang business ang business. Pinagpala ko ng Panginoon noon dahil sobrang lakas ng business ko noon. Lalo na nung nag-RTW ako noon na wala pang Shopee at saka Lazada. Dami ko noong mga resellers. Sobrang dami, maabot pa ng abroad. Ako lahat nag-aasikaso noon. Tapos pinapadala ko yung mga order nila dito sa Pinas. Tapos nung humina na po dahil sa Shopee, networking sa N-World tsaka sa G-Pax. Yun, matindi rin po yung sikap ko doon. Two days, hindi ko natutulog, madaling araw, ganun. Kakahanap ng mga ka-business partner. Hindi naman ako nabigo kasi talagang naging successful ako sa networking. Ayun, tapos po, sa sobrang busy, wala nang panahon magluto. Puro instant food na lang. Jollibee, McDo, Chowking, ang inasal. Hindi pa masyado umiinom ng tubig. Puro mga concentrated na juice, Gatorade, Coke, Starbucks. Yan ang takaw ko nun sa Starbucks. Mga props, ganun. Mga props na matatamis. Milk tea, rice, yan, mga instant food, instant drink. Tapos, hindi talaga ako healthy noon. Wala naman akong bisyo, hindi naman ako naniligarilyo. Hindi rin naman, umiinom ako pero yung sandig light lang. Light lang yung mga apple, ganun, wine, mga nobelino. Ayun, tapos po ano, bihira lang din po magulay. Puro instant food po talaga, order na lang. So yung talagang malaking epekto talaga yung pagkain sa katawan natin. Sisingilin tayo bandang huli. Yun. And then, yun nga po, irregular muna yung menstruation ko kasi wala bata ako, irregular na talaga ako. And then, yun nga, nung nagtrabaho na ako, nag-business, doon na nagsimula yung stress, pagod, puyat, lifestyle, lahat ng kasipagan kasi kinuha ko na, binuhos ko na. Ayun, kumita ng malaki pero naubos naman lahat ng pinaghirapan ko nung nagkasakit na ako. Ayun, sobrang laki ng epekto sa akin ng mga lifestyle ko noon at mga pagkain ko noon. Kaya ingat-ingat po tayo sa pagkain, tsaka piliin po natin yung mga kakainin natin na healthy. And then, maging malusog po tayo, baka fresh juice, tubig, napaka-importante talaga sa katawan natin para hindi tayo magkasakit. Wala na po akong treatment ngayon, nag-first chemo lang ako pero tinigil ko na po kasi hindi ko na kaya. Ikakamatay ko po kasi yun. Kaya umaasa na lang po ako sa mga food supplements, sa gamot, tsaka sa prayer, lalo sa prayer.
Kasi ang Panginoon naman ang may hawak ng buhay natin. Kaya thankful ako sa Panginoon dahil araw-araw ginigising niya ako. Pinabahiram niya pa rin yung buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you po sa panonood. God bless. Kaya niyo po, nagmamaling na po ako. Miracle lang po yung inaasahan ko ngayon. Tsaka tulong ng mga food supplements na mga bigay nyo. Salamat po. Thank you. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, marami po siyang mga sinabi. Number one, stress. Puyat. Ito po ay isang bagay na kailangan malaman natin, lalo-lalo na sa lahat ng mga taong involved sa social media, na minsan ay kailangan din natin ng pahinga. Hindi sa lahat ng oras ay nakababad tayo dahil malaki po ang contribution ng pagpupuyat patungkol dito. So dito sa ginawa niya, unhealthy food ang kanyang mga kinakain dahil hindi na sila nakapagluluto. Akalain mo, mga kaibigan, almost 2 days na hindi siya natulog dahil sa prenosiso niya. Yung mga umo-order sa kanya dahil sa mas lalo niyang pinagtuunan yung benta, ito ang nangyari sa kanya. Sa hindi inaasahang pangyayari, dinapuan siya ng matinding karamdaman, cancer. Nakakalungkot man isipin na nagtapos ang kanyang buhay sa ganitong klaseng pagkakataon, na minsan, mga kaibigan, pinatunayan lang na mas higit na mahalaga ang kalusugan kaysa kayamanan. Sabi nga ng iilan, aanhin natin ang damo kung patayin ang kabayo. Sa lahat ng mga narito, isang mensahe ang iniwan sa atin ni Miss Jilin. Maraming salamat sa journey ito. Maraming salamat sa pag-share ng kwentong ito. Marami tayong mapupulot dito. Tulad ng sinasabi natin, pahalagahan natin ang ating kalusugan higit sa ating kayamanan. Pangalawa, iwasan natin ang pagpupuyan. Huwag tayong ma-stress. At higit sa lahat, hindi lahat ng masasarap na pagkain ay nakakatulong sa ating katawan. Minsan, darating ang araw, sisingilin din tayo ng panahon. Sana po ay maging mapayapa ang iyong paglalakbay, Miss Jilin. Wala ka man sa aming feeling sa ngayon, pero hindi ka namin malikakalimutan. Ang journey iyong ibinahagi ay magsisilbing malaking aral sa lahat ng mga taong nagtatrabaho sa social media. Ikaw, kaibigan, may napulot ka ba sa kwentong ito? Ibahagi mo naman sa comment section. Big love shoutout po sa ating mga kaibigan sa Team Kulat. Ayan, sila Big Boy, Father Varline, si Nilbert, ayan, si Sisdet, si Tantan, si Sis Jocelyn, si Lesban, si Judith, Ate Neda, Bunso Power. At syempre, mga kaibigan, Papa B, maraming salamat. Ako po muli si Taong Gala at sana may napulot tayong aral. Nais ko lang pong ipabatid sa inyo kahapon po ay namaalam na po si Miss Jeneline Tablong.